Yun, magandang hapon mga kaibigan. Nandito tayo ngayon kasama natin Sister Steven Loman ng Bantamweight ng One Championship heading to his fight against Bibiano Fernandez one on Prime Video 4 ngayong November sa Singapore. So, kumusta Sir Steven? Nasa gubat ka ngayon. Kumusta dyan? Mukhang umaga-umaga pa dyan. Basang-basa pa yung mga damo. Ngayon na nakatatapos ka yung sparring namin kaninang umaga. Kaya yun, preparation pa rin. Ah, sparring ayos. Sino ang mga ka-sparring mo ngayon? Yun si Kuya Kevin, sila Kuya Jehe, sila Joshua. Yun, maganda yung sparring. Talagang pre-prepare namin lahat para kay Bibiano. Ayos, ayos. Matinding kalaban yun si Bibiano. Siyempre, yes, dating champion yun, ano? So, yun nga. Kamusta naman ang ano dyan? Kasi galing kami dyan, di ba, nung kailan lang? Last month. Two weeks ago, parang 3 weeks ago, ganun. Ngayon, maganda na yung weather. Ganun pa rin, may ulan-ulan pag umaga. And, yung traffic din minsan, kaya nalilate. Pero, talagang pinapaghandaan na sa tamang oras ng lahat. Yun. Naligaw nga kami noon eh, yung sparring day, yung huling sparring day, kung saan-saan kami pinadala ng Google Maps. Napunta kami sa parang, basta, di ba, yung sa likod ng ano? Sabi kasi doon, papunta na ang labas ng Pico na. Pero pagdating namin doon, dead end. Maraming mga ano eh, mga paloob-loob din dito. Oo nga. Nililigaw ko yung forest yata yung biyahe namin. Yung Google Maps ko dati, no, umakit ako ng Baguio, muntik na ako, ano yung patalik na ganun. Paano ba kayo umakit sa ganun pag nakasasakyan? Parang ganun na ganun yung kalsada, tas one sana way lang. Sana yung mga drivers dito sa... Kaya nga eh. Hindi, na ilang ano, ilang biktima na rin ako ng Google Maps na yan sa Baguio. Ang daming beses na, may mga times pa talaga na sobrang paakyat, tapos kung babalik ka, hindi ka makakamaniobro, talagang paatras ka babalik. May mga nagiinuman pa dun pagdating namin sa taas. Paano kayo nagkakaamuhin yun nun, Steven? Pagka, kunwari, sa gitna nung, ganun diba, sobrang talik nung ano? Paano yun pagka sa gitna kayo nagkaabutan kung baga nung ano? Big tap, yung mga ganyang beses, bigayan lang dapat kung sino. Ang mahirap nun. Dito, pataas pa. Tapos yung konting space lang, kayang-kaya nilang manubran yung mga... Sabi na yung mga tao dito, yung mga drivers. Oh, sa bagay. Kaya kami, sanay na din. Tsaka mga naka-four-wheel drive kayo halos dyan eh, no? Opo. Dami, hindi. Mga kotse lang dala namin. TRV. Anyway, ayun. Hindi pa, wala pang balita kung pupunta kami ng Singapore eh, para, ewan ko, siguro kung makapunta naman, manonood naman syempre at magkikita tayo din. Pero yun nga, matinding kalaban yan si Bibiano. Kakakausap ko lang kay, actually yung team namin kakakausap lang kay DJ. Which is obviously, alam naman natin si Bibiano is long time BJJ coach ni Demetrius Johnson yan. Nice. So hindi ko alam kung anong, wala yata siyang prediction sa laban eh, pero excited din siyang makita si Bibiano lumaban ulit. Sabi nga niya, ang sabi niya, sa words niya, sabi niya, parang malapit na rin siguro mag-retire yun. Kasi matanda na din, di ba? So 40 plus na, di ba? 42. Actually, si Jeremy nga, si Jeremy Pacatio, nung nandiyan kami, tinanong ko kung ano yung pinaka malaking advantage mo sa kanya kay Bibiano. Sabi niya dahil bata ka pa daw, so malaking factor din talaga yung age dito sa tingin ko. Pero ang Bolt, ano yan? Sorry, ikaw ba, Steven? Kasi di ba lumaban si Bibiano na lose niya yung belt kay John Lineker nung last nila naglaban. Tingin mo ba, nakita mo ba yung signs of aging ni Bibiano na tingin mo mas, kasi mas bata ka naman kay John Lineker eh. Tingin mo mas ano, mas kaya mong matapos na mas maaga yun si Bibiano if ever? Yes po, isang factor din po yung age difference namin. Mm-mm. And yun, tumatanda na siya. May factor din yung
pag sabi nga nila, pag tumatanda ka, humihina ka daw, pero may, yun yung advantage ko siguro. Ayun, Stephen. Pero sa question ni Bolt, nagulat ka ba nung knockdown ni Viviano si si Lineker na naglaban sa alam naman natin, jiu-jitsu laro ni ano, di ba? Ni BB, pero biglang nahuli niya ng left hook, di ba? So, saan galing yung power na yun? Parang anong reaction mo? Yes po. Oh, surprising. Talagang hindi niya nakita siguro yung body shot, pero umakyat pala sa taas, kaya nakuha si Viviano sa suntok. Pero surprising yun. Alam mo, pang surprising. Balipuntahan muna natin bago pa mapanis yung balita, pero yung laban ng last week, napanood mo ba? Yung kay John Lineker at saka kay Fabricio. Anong masasabi mo sa ending na yun? Parehas sila. Maganda yung pinakita nilang striking game nila. Yun. Sharp yung mga bitaw ni Andrade. And nakita ko rin na nag-takedown si Lineker. Pero nakatayo agad si Andrade. Maganda yung laban nila. Pero yung ending nga, unexpected na naman. Talagang ganun yung hindi inaasahan nangyari sa laban. Nangyari na ba sa iyo yun? Nangyari na ba sa iyo yun dati sa isang laban? Matuhod ko ng ganun? Yes po. Sa mga past na laban ko sa ibang promotion. Anong kasi siyempre sa akin hindi pa nangyayari yun. So, yung ganun level. Gano'ng kasakit mo talaga? Gano'ng kasakit? Yung mga pas na laban ko sa ibang promotion yun, na feel ko yung mga leg kick lang tumatama sa groin ko. Kaya masakit din, na-feel ko yung masakit talaga. Yung kumpara sa ano yan? Kaya pag sinun pa, masakit din. kumpara sa kasi ako, ang pinaka-experience ko lang dyan, kumbaga, kung nagbabike ako, tas nahulog, na humps, ganyan, bag. Mas malakas doon, ano? Oh, may paglalaki. Paglalaki talaga, masagi lang. Wala nang hininga. Kaya hindi mo rin masabi na ano eh, na bakit nag-quit agad si Lineker, di ba? Kasi hindi mo rin masasabi. Masakit talaga eh. Nakaanabasaw yung cup, di ba? Nakita ko yung pinese. Masakit talaga sa experience yun sa groin cup. Tapos lalong-lalo pa nag-step. Tapos ni talagang buwelo. Oo. Na-feel na tumama. Pero alam mo, maraming nagsasabi na ano na parang nakakita, parang way ni John Lineker yun eh, way out, parang exit. Kasi ano siya eh, di ba? Nabubugbog na siya ni Fabricio. Parang yes. Nadodominate na siya. Tapos sakto, natuhod siya dun. So parang pagkakataon na niya yun na alam mo yun, tigil na lang yung laban. Accident na lang. Very similar siya dun sa nangyari dun kay Viviano at saka kay Kevin. Yung pangatlong laban. Oo. Di ba? Ano bang nangyari? Medyo nakakabawi na si Kevin dun eh, di ba? Ano bang round yun? Third round yata or second round? Tapos, back of the head. Tapos, hindi na makakontinue, no? So, medyo yung similar yung nangyari. Yun yung siyempre unexpected naman yung kung talagang masakit. Tapos siyempre kung kaya pa ng katawan nila or hindi. Talaga namang tumama yung blow na yun. Kaya accept na lang nila yung mga ganito. Tapos yung mga nagsasabing ano na may way out, opinion na nila. Na nila yun. Tama. I mean, pero, tingin mo Stephen kung ano, kung medyo mataas yung tama. Sabihin natin sa chan ulit tinamaan si Lineker noon. Tingin mo tapos na yung laban na yun? Oh, yes. Yes po. Kasi yung first na ni talagang tumama sa chan. And then pag pangalawang ni ulit yun, sigurado ma-stop yung laban. Nakita ko sabi ni Lineker sa post-fight interview niya na tumama talaga yung ano yung unang ni. Tapos, di ba yumuo siya? Tas huminga daw siya. Nahinga daw niya eh. Tas okay na daw siya eh. Hindi naman lang, itsura. Itsura niya parang tututukot pa na eh. Tapos sabi niya parang na-atras daw siya. Tas parang kung sakasakali daw na ano,
kaya daw sana niya ma-take down si Fabrizio kaso na nadali daw siya. Ikaw, tingin mo, totoo ba yun? As a fighter na tinamaan kunwari ng ganun katinding ni sa, ano, sa solar plexus, kumbaga. Tingin mo ba, makakalikover ka ng ganun? Isang ubo lang na yun. Yes. I think instinct siguro yung pag natamaan ka, instinct kung mag-take down ka. Pang-neutralize lang. Tapos, pag na-take down mo na, yun mo, konting-konting re-recover ka. Or, idadaan niya sa clinch para makarecover konti. Or, idadaan sa footworks, gano'n. Para lang makarecover yung tama. Natawa ako, sabi niya, okay na, nihinga daw niya eh. Na-absorb na daw niya eh. Well, dun sa laban mo, yung darating mong laban, I don't think may risk na matuhod ka doon kasi hindi naman masyadong ginagamit ni Bibiano yung knees niya. More on talagang grappling yan. If ever, baka boxing yan. Medyo reliant siya doon sa suntok niya. Yes. Yun, so nung bumisita kami sa'yo dyan, sobrang, napansin ko ah, sobrang lakas ng hangin mo. Tsaka everyday talaga, wala kang na-miss na training talaga. Everyday na nandun kaming umiepal dun sa gym nyo. Nandun ka rin. Kami, paharang-harang lang kami dun. Kasi yung ma-absent yung iba, ikaw kita namin itong araw. Kasi kasasabi lang nila, talaga gusto kong maging present para masanay yung katawan ko sa striking and then sa grappling. Kasi sa laban, doon mo ma-feel talaga. Pas sa training, okay lang, na-focus ka. Pero sa laban, ayun na, parang yung training, pagod ka na. Yung feeling mo na pagod ka na. Pero talagang pinupush mo ulit yung iba yung feeling pag nasa cage ka. Kaya gusto kong training ngayon para sa laban. Focus pa din ako and all in ako sa laban. Kahit anong mangyari, ipupush ko yung sarili ko. Malapit na din yun, ha? Parang ilang weeks na lang. Parang 3 weeks na lang, no? Lilipad na. Kasi fight week, mga ano yan, 14, 13, ganyan. Nasa Singapore ka na or even earlier. So, ilang araw na lang yan, lipad na. Sinong magka-corner sa'yo doon? Obviously, si Coach Mark, pero sino pang sasama niya? I think kung sino yung available na isasama ni Coach. Mm-hmm. Pero tanungin ko muna kay Coach kung sino yung kasi lahat sila may mga, I mean, nung pumunta kami hindi pa announced yung mga laban pero ngayon announced na halos lahat, meron na. Danny Kingad, meron na. Sino pa ba? Gehe. Jeneline meron na. So may mga laban na lahat, yung iba hindi pa na-announce. Puro ano kasi yan eh, puro 164, di ba? Sa Prime Video 5, wala pa halos. Wala pang announcement halos eh, di ba? Sa Prime Video 5, no? Wala pa. Puro 164 lang. So, mas tumindi ba yung training ngayon ninyo? Kasi, syempre, may mga laban na lahat. Yes po. Lahat na nag-training. Kaya, yun, na kanya-kanya yung mga style lang. Hindi yung mga training namin kasi yung mga kasama ko gusto nilang hasukin din yung mga gusto nilang game plan. Yun eh. Pinupush namin yung isa't isa. And yun, nagsishare ulit kami sa yung mga specialty na mga kalaban. Yun, sinishare namin. Yun, nagbibigayan lang kami para ma-practice namin yung mga moves. Ini-study namin yung opponent, kung saan sila yung laging ginagawa nila. Sinasabi din namin sa mga ka-teammate namin para gawin. And yun yung kung lagi nilang ginagawa, natitraining din namin. Yung mga kung saan sila malakas. Tapos, si Sir Kevin, nakalaban si BB ng 4 beses. Nasa talo rin niya si BB. Nakakuha rin siya ng 10 panalo kay BB. Tas, dapat nga dalawa eh. Pag sinasabi mong BB, parang medyo... BB! Yeah, parang medyo sweet yung pagkasabi mo eh. Siyempre. Si BB. Sige, si BB. Doon tayo kay BB.
Ayun, nakalaban niya si Viviano ng apat na beses. May mga, gano'n siya kalaking tulong dito sa camp mo ngayon na kung ano yung experience niya kay Viviano? Pinanood ko yung mga pass na laban nila. Nakakuha ko yung ng mga tips kung saan malakas si John Lineker. And ayun talaga yung kanyang wrestling, yung kanyang grappling. And nag-ask din ako yung mga advice ni Kuya Kevin kung saan malakas si Viviano. And doon din yung mga weakness niya na sinabi niya. Kaya lahat na sinasabi, yun, lahat ng sinasabi talagang... Absorb lang. Na-absorb ko din and natututo din ako sa sinasabi. Yun, meron ka bang napansin na, ano? Meron ka bang napansin dun sa pag-aral mo sa style ni Viviano kung ano yung weaknesses niya? Yes po. May mga weaknesses din siya sa minakita kong holds sa kanyang stand-up din. And kung siya rin yung matakedown, itatry ko rin na. Pero I want na yung tamang timing. Doon ko siya kukunin sa tamang timing, tamang speed, and yung pressure din. Try ko ipos yung sarili. Kaya yun yung tinitraining ko lahat. Well, malaking laban yan talaga kasi very big name yan. I would say legendary na yan sa bantamweight ng one. Siya yung pinakamahabang title reign sa bantamweight. Tapos talagang dinodominate niya talaga yung mga kalaban niya. So, yan yung ano. Yung curious din pala ako, Stephen. Kasi naging bantamweight champion ka rin sa ibang promotion. Habang champion si Viviano dito sa One Championship. Sumayad ba sa isip mo na darating tong araw na to na magkakabanggaan kayo ng ganun na bantamweight champion to bantamweight champion? Ganun? Yes, kasi that time champion din ako sa ibang promotion. Meron yung ibang fans na sinasabi na I will face Viviano soon. Yun. Parang excited ako na napapakinggan yung kung and one time makaka face off ko siya and ito talaga. Ito na. Ayun, nag-prepare din ako sa parang habang naglalaban din ako, yun. Nakatatak na yung sa isip ko noon. And now na andito na, talagang ready na. Pinapagtandaan. Ano nga palang reaction mo nung nalaman mo na si Viviano yung in-offer nila sa'yo? Kasi nakausap namin si Coach Mark nung nandyan kami, nagulat din siya na Viviano yung binibigay sa'yo. Ano, ikaw naman, ano yung reaction mo? Kasi yung mga past interview ko sa After Fight, yun nga sabi ko si Viviano. At ito na nga, talagang siya. Kasi parang one-way ticket ko siya going for the title. Speaking of din sa title, so bakante ngayon yung one bantamweight title kasi dahil nga dun sa resulta ng huling laban. Sa tingin mo ba, if may panalo mo to kay Viviano, ikaw na talaga yung dapat magkaroon ka ng slot dun sa for the vacant belt? Yes po. Siguro kung natalo ko si Viviano, isa ako sa spot. Hindi ko alam yung gagawin nila. Mag-rematch pa sila. Pero I think ako na talaga yung susunod sa championship. Yun din yung goal ko talaga. Pag natalo mo si Viviano, I wouldn't mind. I wouldn't mind Fabricio versus Stephen Loman for the vacant title. Magandang laban yun. At sinabi din naman ni Fabricio, di ba, na if ikaw ever, yung dapat ikaw talaga yung next eh. Oh. So, yun sinabi niya, binanggit na niya yung pangalan mo before na si Stephen Loman yung next kung matalo si John Lineker, siya yung unang magiging title defense if ever. So, yun, ano masasabi mo naman doon about kay Fabricio? Anong opinion mo sa kanya? Sa ngayon, yun parang step by step muna ako. Focus muna ako kay Viviano and talagang malakas din si Andrade. Si Viviano, yun. Another preparation and i-studyin ko lang mabuti si
si Andrade kasi maganda yung kanyang pinakita sa kanyang laban. Hindi naman basta-basta. Yan. Kamusta naman ang ano mo ang conditioning mo ngayon na malapit na yung laban so medyo nasa height ka na ng ano ngayon ng conditioning, strength and conditioning ganyan. Yes po. Sa ngayon gumaganda yung hangin ko, yung conditioning ko and next week I will push again myself para nasa peak na ako ng training camp and yun pag mag-travel kami diet na lang yung gagawin. Alam mo, swerte din kami no kasi nakapunta kami sa Baguio at na-witness namin yung training nyo. Tsaka alam namin kung gaano kahirap yung mga pinagdadaanan nyo. Ano yung para sa iyo, ano yung pinakamahirap na workout or ano yung pinakamahirap na training? Yung talagang matitest ka talaga mentally, physically? I think yung sa sparring. Kasi pag sa wrestling and grappling, yun, nag-details kami. And then naglalaro kami sa mga teammates. Sa sparring, doon mo talaga ibubuhos. Kung ano yung training mo sa mga drills, kailangan mo i-apply para confidence ka na i-apply yung mga natutunan. Kaya sa sparring talaga, pinupush ko yung sarili ko. And kung ano yung tinuro sa akin ng mga coaches ko, i-apply ko din. Naka-attend na rin kami ng sparring day nyo, no? yung Saturday, which is yung last day. Tapos ako, ang isang iniisip ko din, I'm very curious, meron ba kayong times na talagang hard sparring? Yung talagang bigay todo lahat? Kasi nung nakita namin, medyo hindi pa gaano. Eh. Doon sa yung Saturday na yun, hindi pa masyadong bigay yun. Kasi like yung ibang fighter, di ba may mga nai-injure pa nga sa sparring, sa nasasaktan pa sila, they have to pull out of their fights, ganyan. Meron ba kayong ganun na talagang todo bigay sa sparring? Pag may kasama kami, tapos sabay kami sa na may laban and then we are at our peak, yun talagang bigayan na kami sa sparring, yun doon kami na pinupush namin katulad yung sparring namin ni Joshua. I think very nakukuha niya rin yung kanya pero nagpupush kami sa isa't isa yung striking namin yung wrestling kaya walang stop non-stop yun. I think kung peak to peak and then nag-sparring kami. Kamusta pala yun si Joshua? Malapit na rin yung ano niya, yung laban niya. It's getting closer. Nakita ko naman maganda na yung kanyang training. Oh, yan din ang mainit. Ano eh, very mainit na laban. No? Mainit, mainit-init na rin yun. Matagal-tagal nang nagtatawagan yung dalawang yun eh. At saka medyo parang nagsistart na no yung parang promotion si Jared medyo meron na din eh pa-post na rin sa social media. Nabubuhay na. Medyo siguro nagiging mas confident siya ngayon, no? Kasi nasa condition na. Yeah, sabi kasi ni Joshua, tumahimik daw si Jared, eh. Di, yan. Nawala, eh. Nawala. Siguro nag-focus sa training muna. Pero ngayon, medyo nag-iingay na ulit. So, baka mag-start na yung mga exciting na promotion dito. Isa ano pala sa One on Prime Video 4, meron tayong ano kasi may isang bantamweight panalaban na mangyayari. Si Konwon Il, dating number 1 contender or number 2 contender, saka si Mark Abelardo. Anong tingin mo doon? May nakita ka bang threat doon sa dalawang 'yon? Kung sakasakali. Ngayon, focus muna ako sa laban nga. Tapos kay BB. Wow. Tapos yun, nabalitaan ko pala na maglalaban yung dalawa. I think meron silang chance na magiging mapupunta rin sa spot. Kung if ever kung sino sa kanila mananalo, yun, may spot sila sa papuntang Baltimore. Opo. Pwede. O nga, no? Hina, si Stephen na lang. But pa sila yun? Mas mababa ranking nun eh. Wala naman yata ang rank si Abelardo eh, no? Wala. Stephen tayo. Hindi, ano. No, hindi, pero malaking chance talaga.
Walang biro. Malaking chance talaga na pwede kang lumaban for the title if matalo mo si Bibiano. Siyempre, Bibiano, former champion yan. Mm-mm. Para mo na rin tinalo yung champion, di ba? Kasi siya yung may hawak ng belt dati. So, talagang very important fight to for ano, for you. Ano pa bang ano natin? Meron ka bang predictions dito sa ano? Gusto mo, kaya mo, sa tingin mo, mas hahabulin mo bang finish kay Bibiano or push na lang ng 3 rounds si Dominate dominate the 3 rounds ganun. Yes, kung hindi ko siya makuha sa striking, yeah. I will push na lang yung sarili ko for 3 rounds. Kasi alam ko magte-takedown si Bibiano. And siguro kukunin niya ako sa ground. Pinag-handaan ko naman kung ano yung gagawin. And naka-ready na ako mga game plan ko. And yun, gusto kong i-pressure din siya minsan. Kung maganda yung timing ko and use my speed, kung hindi ko makuha sa taas, decision na lang yung mangyayari. Basta madami ako, nakalang ako ng malinis na shot and then nasa comfortable spot ako din. Pag mapunta ba sa ground, comfortable kayo na ano na or medyo confident ka na kaya mo siyang pigilan? Kasi yung ang napansin ko lang kay Bibiano ay yung favorite niya talaga is kukunin yung likod tapos hahanapin yung rear naked choke. Yan ata ang pinaka-favorite niya. If I'm not mistaken, marami siyang rear naked choke na finish. Meron siyang at least 5 in his career. At least 5 or 6 na rear naked choke. The others, triangle choke and armbar, pero mostly rear naked choke. Eh. Ito bang position na to yung kukunin yung likod mo tapos may maghahanap ng rear naked choke na practice nyo na po ng yes po. Basis. Yun din yung dinidrills namin. Tinatawag yung kasama ko na parang pupunta siya sa likod ko and yun, dinidrills ko kung paano ko mag-escape. Pero sa laban, talagang careful muna ako. Hindi ako magpapahuli. Hindi ko ibibigay yung likod ko and then defense ako. Kailangan na nasa, pag nasa ground kami, kailangan ko na i-maintain yung comfortable na position. Nasa taas ako lagi. Kung nakuha man, defense ka agad. Roll or alisin yung kamay niya para hindi mapunta sa likod. I will defend. Kasi doon siya magaling talaga yung sa RNC. Sa rear naked chokes, mga chokes. And, yun lang yung tignan ko. Hindi siya mapunta sa likod ko. And punta ako sa advantage position. Yun yung hahanapin ko. Yun pala yung gusto ko rin itanong. Kasi lahat naman ng fans, kila talaga ang Team Lakay bilang mga striking specialist. Kasi mostly yung mga background is wushu, ganyan. Pero one of the knocks, yung mga parang criticism kumbaga sa Team Lakay is parate yung ground game. Kumusta yung pag-improve ng ground game evolution ninyo sa Team Lakay ngayon? At paano, ano yung nakatulong para mag-improve kayo dyan sa ground game? Po, nakatulong yung drills namin na lagi namin ginagawa. And then kung mag-sparring kami, ina-apply namin mga drills na kung anong effective, tinatanggal din namin yung mga hindi effective. And yun, maganda yung wrestling namin ngayon kasi yung mga teammates ko rin, pinupush namin. Pinupush nila kami kung ano yung mga strength ng mga kalaban namin. Yun din yung parang ginagawa para talaga mapractice yung mga strength ng kalaban. Yan yung mga specialty nila. Kailangan dipensahan and hindi magpahuli. Wala ka kasi sa Baguio, Volt, eh. Kaya kaya nga sabi siya, marami akong ano, yung mga curiosity ko sa mga ganyan. Next time sumama ka. Wala naman kaming ginawa doon kundi kumain, bro. Eh. Kumain. Kain lang kami ng kain. Doon pinagtitraining nga kami nitong mga to. Sabi ko, mukha ba kaming nagtitraining? Nalalaan ang ako namin, no? Yung warm up nyo, tinitinom mo. Palang sa athletic bowl, eh. Nag-video lang ako doon. Hingal na ako, eh. Try nyo sumabay, sir.
Hindi, sige. Sige, kayo na lang. pinapanood ko lang yung One Warrior series. Medyo nahirapan na ako sa pinapagawa dun sa mga ano. Sabi ko, okay siguro, videohan na lang sila. De, pero nga, matindi talaga yung ano nyo, yung hangin nyo din, yung conditioning. Ayun, siguro yun. Even, anong ano? Kasi before 2010s, Edward, Honorio, Joshua nandun na rin, Kevin, Gehe, lahat nag-champion. Then ngayong 2020s, si Joshua nandun pa rin, ikaw lalaban, malapit ka na sa title. Anong masasabi mo na ang haba ng panahon, yung team na kayo laging nasa top, laging nasa world title? Yung level talaga dito, high, kaya i-maintain namin yung level and kailangan namin paghandaan. Kaya sa level na to, we need to prepare always and ay, pakiwalik yan siya. Wala. Yan okay lang. Timbong eh. Eh, kasi ano eh, parang laging almost every year na nandyan yung one, laging may team lakay sa taas. So, ano yung masasabi mo na lagi kayong nasa top? Lagi kayong nasa world title? Yes po. Ito yung isang motivation namin na nandito sa top. Kasi marami kaming ini-inspire na sumusunod na generation dito sa atin. And nakaka-motivate talaga sa training din na nandito ka sa top. Gagawin mo din yung best mo. Hindi po push mo yung self mo para ma-maintain dito sa top. Yun nga, sakyan ko yung tanong, sir. Nakaka-pressure ba na ganun? Kasi syempre, di ba nag-champion? May mga nag-champion. So parang expected nila pag may lumalaban na Pinoy na team lakay, madalas panalo yan. Naka-pressure ba lalo na sa level ng competition dito sa One Championship? Yes po. May mga pressure din. Kasi yun nga, kailangan mo i-maintain eh. May konting pressure. Pero kung talagang gusto mo, gawin mo yung responsibility mo and andito na nga kami, yun, ginagawa namin yung best namin para andito kami sa top. Kahit yung extra pressure, yan, isang motivation na rin yun dapat. Be positive dapat yun. Stephen, tingin mo ano naman yung pinakang advantage mo laban kay Bibiano? Yung advantage ko na nakita ko is ito, yung speed ulit, gagamitin ko yung speed, movement, and yun, defense. Yun po yung mga advantage. Ayun, Sir Stephen, naintindihan ko na malapit na nga yung laban, matindi yung mga preparations. Ayaw na namin kunin ang mas marami pang oras na ano, kasi siyempre, pahinga, tsaka training. Importante sa inyo yan. May huling message ka ba para sa mga fans natin sa ano, na nanonood, if ever? Sa mga fans natin na sumusuporta, maraming salamat. Kasi kung wala kayo, hindi kami andito sa top. Pero maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Sa susunod na laban, suportan nyo ulit kami na lalaban. And, ayos, maraming salamat. Stephen Loman po, one bantamweight contender. Abangin niyo yan. One on Prime Video 4, November 18 on US Primetime, November 19 dito sa Asian Singapore. Asian time, yeah. And maraming salamat po sa oras, Sir Stephen. Thank you. Good luck sa laban, sir. Salamat, sir. Thank you. Good luck sa laban, sir.